Kumusta sa ating mga grade 8 students? Welcome sa School Career 101. Sa video na ito, ay pag-aaralan natin ang tungkol sa grade 8 araling panlipunan kasaysayan ng daigdig, aralin 16, ang kabias ng Indos Part 1. Ngunit bago muna ang lahat, kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101 para sa mga future aral videos, aral tips, at mga araling panlipunan crash course na maaari mong magagamit kung ikaw ay magre-review para sa isang major exam, unit exam, o quarterly exam. So mag-subscribe na po kayo sa School Career 101. Ngayon, sa araling na ito, ay tatalakayin natin ang kabias ng Indos. Part 1. Sa pag-aaral ng kabias ng Indos, narito ang iilan sa mga mahalagang katanungan o mga gabay na tanong na dapat mong tandaan upang lubusan mong maintindihan ang pagsisimula at pagwawakas ng kabias ng Indos. Una munang katanungan, paano nagsimula ang kabias ng Indos? Narito ang iilan sa mga kaalaman na dapat nating tandaan sa pag-unawa kung paano nagsimula ang kabias ng Indos. Una, tandaan na sa pagsisimula ng kabias ng Indos, mahalaga ang ginampanang papel ng Harappa at Mohenjo-Daro, ang mga naging kauna-unahang lungsod sa Lambak Indos na tinatayang umusbong noong 2700 BCE. Unahin muna nating talakayin ang Harappa. Ang Harappa ay matatagpuan sa kasalukuyang Punjab na bahagi ng Pakistan na may 350 milya ang layo nito mula sa Mohenjo-Daro, Pahilaga. Once again, tandaan ang mga sumusunod na gabay na tanong. Pumunta tayo sa susunod na mga kasagutan at mga dapat tandaan kung paano nagsimula ang kabias ng Indos. Tandaan din na sa pagsisimula ng kabias ng Indos, mahalagang tandaan na ang Mohenjo-Daro ay nasa katimugang bahagi na dinadaluyan ng Indos River. Tandaan din natin na sa lahat ng mga sinaunang kabiasnan, ang kabias ng Indos ang kauna-unahang nakagawa ng maayos na sistemang patubig o sewerage system. Sa pagsisimula ng kabias ng Indos, tandaan din na ayon sa mga eksperto, hindi nakitaan ng mga gusaling pampolitika o mga gusali para sa mga pinuno ang mga sinaunang lambak ng Indos. At ang mga sinasabing mga sinaunang tao na nanirahan sa kabias ng Indos ay ang mga Dravidian. Ang mga Dravidian ang sinasabing bumuo ng kabias ng Indos. Pangalawang kaalaman na dapat din nating tandaan, ipaliwanag ang pamumuhay ng mga sinaunang tao sa kabias ng Indos at ang mga Dravidian. Ano nga ba ang pamumuhay ng mga sinaunang tao sa kabias ng Indos? Narito ang mga bagay na dapat nating tandaan sa kanilang pamumuhay. Una, nakakuha sila ng bakal, mamahaling bato at tabla sa pakikipagpalitan ng kanilang mga produkto tulad ng bulak, mga butil at tela. Maalaman din na merong kakulangan sa supply ng bakal ang mga sinaunang Indos. Mayroon din silang sistemang pamantayan para sa mga timbangan at sukat ng butil at ginto. Tandaan natin. Ilan pang kaalaman sa pamumuhay ng mga sinaunang Indos? Ng mga sinaunang tao sa Indos sa mga Dravidian ay sila ay nagtatag ng mga daungan sa baybayin ng Arabian Sea. Ang pakikipagkalakalan nila ay umabot hanggang Persia at maging sa mga Sumerian na makikita sa mga pictogram ng Sumer ng isang selyong harapan. Ilan din sa dapat tandaan tungkol sa pamumuhay ng mga sinaunang Indos ay sila din ay nagtatag ng mga daungan sa baybayin ng Arabian Sea. Ang pakikipagkalakalan nila ay umabot hanggang Persia at maging Sumerian na once again ay makikita sa kanilang mga pictogram o sa isang selyong harapan. Pangunahing produkto na kanilang kinakalakal ay yari sa bulak, mga butil, turquoise at ivory. Narating na mga Dravidian ang tugatog ng kanilang kabiasnan noong 2000 BCE. Ngunit paano nga ba nagwakas ang panahon ng mga Dravidian?
Narito ang iilan sa mga paniniwala ng mga eksperto kung paano nagwakas ang kabiyasnan o ang panahon ng mga Dravidian sa kabiyasnang Indus. Una, pinaniniwalaan na ang isa sa dahilan ng pagwawakas ng panahon ng mga Dravidian sa Indus ay ang pagkaubos ng mga puno, labis na pagbaha, pagbabago sa klima, maaari din daw na nagkaroon ng lindol, pagsabog ng mga bulkan, pagsalakay ng mga Aryan mula sa Asia ngunit walang malinaw na paliwanag. Pagkatapos ng mga Dravidian, sinundan ito ng panahong Vedic. Isa sa pag-aaral ng kasaysayan ng kabiyasdang Indus, mahalaga na pag-aralan ang panahong Vedic dahil ito rin ay bahagi sa kasaysayan ng kabiyasdang Indus. Ngayon ay tatalakayin natin kung paano nagsimula ang panahong Vedic. Narito ang iilan sa mga kaalaman na dapat nating tandaan kung paano nagsimula ang panahong Vedic. Ang mga Aryan ay nagtungo sa India. Sila ang bumuo ng mga pamayanan sa panahong Vedic. Dinala nila ang mga rehiyong ito ang wika na tinatawag ngayong Indo-European. Ang Sanskrit, ang kanilang pangunahing wikang klasikal ng panitikang Indian, ay nabibilang sa pamilya ng Indo-European. Ngayon ay ipapaliwanag naman natin ang pamayanan, ipaliwanag ang pamayanan at lipunan ng mga Aryan sa panahon ng Vedic. Ating tatalakayin at susuriin ang mga uri naman ng pamayanan o ng mga Aryan sa panahon ng Vedic. Mga bagay na dapat nating tandaan. Una, tandaan natin na ang lipunan ng mga sinaunang Aryan ay may tatlong antas lamang. Ito ay ang mga Maharlika, Mandirigma, mga pari at mga pangkaraniwang mamamayan. May papakataon na lumipat sa ibang antas ng lipunan ang bawat tao. Ang isang mandirigma ay pinipili upang pamunuan at pangasiwaan ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ilan pa sa mga bagay na dapat nating tandaan sa pamayanan ng mga Aryan sa panahon ng Vedic ay sila ay may pagpapangkat ng tao o lahi na natutukoy sa pamamagitan ng kanilang wikang Sanskrit. Pagpapastol at pagsasaka ang kanilang pangunahing pangkabuhayan o pamumuhay. Malinaw rin ang tungkuling nakaatang sa kalalakihan at sa kababaihan. Mahalaga sa panahon ng Vedic ang kaalaman tungkol sa Vedas. Ano ang Vedas at ang nilalaman nito? Tandaan na ang kaalaman ukol sa unang milenyong pamamayanin ng mga Aryan sa Hilaga at sa Hilagang Kanlurang India ay hango sa apat na sagradong aklat na tinatawag na Vedas, ang Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda at Atharva Veda. Ang Vedas ay tinipong himnong pandigmang mga sagradong ritual, mga sawikain at mga salaysay. Makikita sa Vedas kung paano namuhay ang mga Aryan mula 1500 BCE hanggang 5000 BCE na tinatawag ding panahong Vedic. Ngayon, anong mga pagbabago ang naganap sa panahon ng Vedic ng lumaon? Narito ang iilan sa mga kaalaman na dapat nating tandaan tungkol sa mga pagbabagong naganap sa panahon ng Vedic. Ang lipunan ay naging mahigpit. Kalaunan, ang lipunan din ay naging masalimuot. Nagtatag ng mga kaharian. Ang pagiging pinuno ay nagsimulang mamana. Naging mahalaga ang kanilang paniniwala ang mga ritual at pagsasakripisyo ng mga pari. At nang lumaon, sa panahong Vedic, nabuo ang tinatawag na sistemang caste. Ano nga ba ang sistemang caste? At dapat natin itong tandaan dahil may malaki itong papel na ginampanan sa kasaysayan ng kabihas ng Indus. Tandaan natin na ang katagang ito ay unang ginamit ng mga Portuguese mula sa salitang kasta na nanangahulugang lahi o angkan. Malaki ang kinalaman ng salitang lahi o angkan dahil kung ilalahad natin ang bawat isang kahulugan o bawat mga taong pangkat, makikita natin ang pagkakaiba-iba ng lipunan at mga uri ng tao sa panahon ng sistemang caste o sa sistemang ito. Ngayon,
Ipapaliwanag natin kung ano ba ang mga uring tao sa sistemang caste at ang mga tao na ito ay binubuo ng anong uring mga tao. Una, ang sistemang caste ay binubuo una ng mga Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Sudra at Parya. Ang Brahmin ay ang mga kaparian. Ang Kshatriya ay ang mga mandirigma. Ang Vaishya ay ang mga mangangalakal artisan o mga magsasakang may lupa. Ang Sudra naman ay mga magsasakang walang sariling lupa, mga Dravidian na mga inapo ng mga na Aryan na nakapag-asawa ng hindi Aryan. Habang ang pinakamababa naman ay ang Parya. Ang Parya ay binubuo ng mga naglilinis ng kalsada, nagsusunog ng mga patay at nagbibitay ng mga kriminal. Mahalaga ang tamang pagkakasunod-sunod dahil ito ay nakabatay sa antas ng lipunan ng mga tao na sumusunod sa sistemang caste. Tandaan ang tamang pagkakasunod-sunod nito. Sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin para makatulong balikan natin ang mga mahalagang kaalaman na inyong i-review. I-review ninyo ito para makatulong sa inyo sa inyong pag-aaral para sa kabihas ng Indos. Narito ang unang katanungan, paano nagsimula ang kabiyas ng Indos? Ipaliwanag ang pamumuhay ng mga sinaunang tao sa kabiyas ng Indos at ang mga Dravidian. Paano nagwakas ang panahon ng mga Dravidian? Paano nagsimula ang panahong Vedic? Ipaliwanag ang mga pamayanan at lipunan ng mga Aryan sa panahong Vedic. Ano ang Vedas at ang nilalaman nito? Anong mga pagbabago ang naganap sa panahon ng Vedic nang lumaon? Ano ang sistemang caste? Ipaliwanag ang mga uri ng tao sa sistemang caste. Maraming salamat. Sana ay marami kayong natutunan sa ating naging talakayan sa kabiyas ng Indos. Kung bago ka sa aking YouTube channel at kung na-reach mo ang end mark ng ating video, marami pong salamat. Pwede mo itong i-binge watch kung ikaw ay nagre-review para sa isang upcoming exam. Kung hindi mo masyadong naintindihan ang ating natalakay, maaari mo ulit itong panoorin at i-review mo muli. Once again, this is School Career 101. Thank you for watching and see you para sa Aralin 16, Kabihas ng Indos Part 2. Maraming salamat!